Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Lacuna, at ang ating Kunsehal ng Kalawang Distrito na nandito ngayon, Kunsehal Awisia, sampu ng aming mga kasamahang kawani ng pamahalaan, mga men and women, uniform personnel of MPD. Maraming salamat sa Diyos. Magkakasama tayo ulit ngayon. Isang linggo na naman ang nakalipas. At, sana't manatili kayong malusog at ligtas sa panganib na nakaamba. Patuloy na nakaamba para sa atin. Kaya ako po ay hindi magsasawang magpaalala sa ating lahat na manatili tayong mag-iingat, manatili tayong magmalasakit sa kapwa, manatili tayong unawain ang isa't isa sa kinakaharap nating hirap at mga panganib sa araw-araw. Ngayon, Linggo, umpisa na naman ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan na umaasa sa ating mga taong pamahalaan na sila'y paglingkuran at patuloy na gabayan at maging kaagapay nila sa panahon ng pandemyang ito. Maraming nahihirapan and very challenging ang sitwasyon natin. Ngunit pasasaan ba, may awa ang Diyos. Makakarawas din tayo. Kaya manatili kayong malusog, mga kawani ng pamahalaan. Kailangan ko kayo na mapaglingkuran ng mainam ang ating mga kababayan. Sa mga dumadako naman sa lungsod ng Maynila, aking paulit-ulit na paalala, may patuloy na panganib na naghihintay sa inyo sa Maynila. Kaya huwag niyong ikikipit balikat ang pagbaba ng numero ng mga naimpeksyon sapagkat ang lahat ng ito ay nagsimula sa isa. Ngayon ay 20 milyong mahigit na sa buong mundo. May panganib pa rin. Kaya kailangan pagka kayo dumadako sa lungsod, manatili sa inyong isipan ang mga paalala ng IATF, DOH, MHD, na ingatan ang ating mga sarili, magsuot kayo ng mask, kung kaya ninyo makabili ng face shield, that would be better. Wash your hands and practice physical distancing. Today, I would like to mention some visitors na tumutulong sa ating mga kababayan. Mrs. Gina Buyangyagi. Executive Director of JBR Foundation. Mr. Raul Manglapus of Tri-Motors Technology, represented by Ms. Aileen Gigante, Head of External Affairs. Ms. Joanna Lynn Flores, K-Servicio Operation Manager of Greater Manila and South Luzon. At sampu ng kanilang mga kasamahan. Sila po ay tumulong sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila na maitaas ang antas ng paghahanap buhay sa tatlong gulong. Kaya maraming salamat sa inyo. At natutuwa ako na may mga batang Maynila na ganun pa rin ang hanap buhay pero mas mataas na antas ng pamumuhay sa serbisyo ng public transport. At sa ating mga kababayan at mga bisita na nasa likod na nagpapates, sa iba pa na nandito, dumako kayo sa Maynila Monday to Friday, pwede po sa Luneta, may drive-thru, o dito sa Cartilla,
may drive-thru, at 5 area sa buong Maynila na may walk-in. At yung ating pinagpapasalamat sa MDRRMO staff and MHD, yung saturation drive, libre po ang testing sa Maynila. Alam ko pong marami sa inyo ang kailangan mag-testing dahil gusto nyo nang bumalik sa trabaho. Ngunit, alam naman natin, marami rin mga empleyado na matagal ng ilang buwan nang hindi nakapaghanap buhay. Kaya walang kakayanan maka-avail ng testing dahil ito'y magastos din. Sa Maynila, welcome po kayong lahat. Pipilitin namin abutin, yakapin ang lahat hanggat kaya namin. Kami naman ay magtatapat sa inyo pag hindi na namin kaya. But it's been going on for the past more than 2 months now. And we're happy to be of service, or at the very least, to give you peace of mind. And naturally, this almost gold standard of testing will be the gold standard of testing that can be made available to anybody, Manileños and non-Manilans. Anybody who will go inside the city, because we wanted our citizen, the people of Manila, to feel comfortable while going back to their normal day-to-day field of undertaking, especially sa kanilang employment. Kailangan natin trabaho, kailangan natin negosyo. And again, let me remind you that we must learn how to live with COVID-19 and at the same time, learn how to go back to work safely. We can open business, but we can be responsible businessmen and responsible employees and responsible customers by following strictly simple medical or health protocol. Tingin ko naman, one way or another, mapagtatagumpayan natin to. Mahaba pang laban, may panganib pa, pero wag tayo mabuhay sa takot. Okay lang may pangamba, ngunit pag sinuklian natin ng disiplina, yung pangamba na yan ay mababaliwala. We must not live in fear or adapt to this pananakot laang. Alam na natin may panganib, hindi na kaila. Kaya maging responsable lang tayong individual. And in return, your city government will continue to do our best in our own little way to be with you all the way. Walang may iwan. We'll be there. Gagampanan namin ang aming tungkulin at pipilitin namin ni Vice Mayor Hani Lacuna, sampu ng inyong mga konsehal, department head, employees down the line na maging mainam, masinop at epesyenteng paglingkuran kayo lahat. Muli, isang linggo ng paglilingkod sa bayan, hangad ko na manatili kayong ligtas at malusog. Mag-ingat at maging tapat. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you.